Hi guys! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit mo na yung subscribe button, pati yung notification bell para mas maging updated ka sa lahat ng magagawin pa nating videos. So ngayon guys, gagawin natin yung ating first mukbang challenge. Kakain tayo sa samgyupsal. Samgyupsal lamat, kaya lang, mahaba pa yung pila, kaya dito muna kami sa Starbucks. So kasama natin sa magiging video natin ngayon ay sina Angie, ganda! Tapos si Ken. Ayan. Yes. So, ano pakiramdam na kasama ka na sa video natin ngayon? It's my... Ikaw, ano pakiramdam? I feel so honored. Wow! So, nag-Starbucks muna kami dahil dalawa na lang yung sticker na kulang namin para ma-claim ito. At ayun nga, nakuha na natin yung ating pangalawang Starbucks planner. So dahil umabot na rin tayo sa 1,000 subscribers, so baka, alam niyo, naging mabait tayo at baka ipag-giveaway na rin to sa mga magko-comment sa video natin na to. One eternity later. So finally, after 2 hours, actually more than 2 hours, nandito na kami sa loob. Ayan, kami pa rin tatlo yan. G, hello! Ayan. So mag-start na kami kumain. So ito yung mga kakainin namin. Papakita ko sa inyo. So ito yung kakainin natin ngayon para sa mukbang. Wala pang uling. Wala pang uling. Ayan. Perfect. So umorder na kami agad ng bulgogi. Siyempre di mawawala yan. Tsaka yung yangnyeom beef. Ayan. So tita-dalawa lang. Bawal daw suga pa, guys. Ayan, ilalagyan yung uling. Maka-start na tayo magluto. Perfect. Meron na pong nauna. Ayan, gutom na siya. So guys, wala pong magluluto. Kaya na kami.
So guys, nagawa tayo ng kanin check. So nakakailang kanin na. So ako nakakadalawa na. Gina, kailan ka na? Ikaw. Gulay-gulay lang ako. Wow! So guys, may kasama tayong kambing. So sa lahat umubos ng gulay natin, mukhang order pa siya ng another. Ito po yung ating kambing na kasama. Kaya pa, G? Wow, akala tatanungin siya. Kaya pa? Kaya pa ba? So, alis na siya. Bye! So, may gala pa siya. Ayan. So, susundan natin siya hanggang sa paglabas. So, guys, naka-uwi na ako. So, dahil masyado akong nagutom, masyado akong maraming nakain, nakalimutan kong tapusin yung vlog ko ron. Kaya dito ko na na-realize sa bahay na hindi pa pala tapos yung vlog ko. Dahil hindi ako nakapagbigay ng review tungkol dun sa mga kinain namin dun sa Samgyup. Dahil na rin siguro, 2 oras kaming naghintay, guys. Parang more than pa nga. Oo, parang more than pa. Kasi dun sa May Vito Cruz, sa taas nung Samgyupsal, I mean, sa baba nung Samgyupsal, merong Starbucks. So dahil mahaba yung pila, parang pang ilan kami pagdating namin dun, nag-Starbucks muna kami. So imagine ninyo, nagpakabusog muna kami, tapos nagutom na kami ulit bago pa kami natawag. So lagi naman ganun, guys, pagka gusto namin mag-Samgyup, laging parang minimum na yung 2 hours na paghihintay. So ganun na naman ulit, parang ordinaryong time lang ng pagsasamgyup namin, yung experience, ganun lang din ulit, paulit-ulit. Siyempre, isi-share ko lang din yung technique namin para hindi kami agad mabusog dun sa samgyup. Tsaka, ano yung parang masulit mo talaga yung binayad mo, tsaka yung pinaghintay mo. Actually, parang mas dapat mong sulitin dahil dun sa pinaghihintay mo, hindi dahil dun sa binayad mo. Parang ganun. So, kami, pag umu-order kami, laging beef. Kung order man kami ng pork, yung pinakamanipis na hiwa ng pork yung in-order namin para hindi kami agad mabusog. Diba? So parang makarami kami ng order dun sa maninipis. Tsaka mabilis kasi maluto yun, guys. So kung medyo gutom na kayo, huwag na huwag kayong order ng baboy. Kasi pag umorder kayo nun, guys, sobrang tagal. Parang mga 30 minutes ganun bago maluto. So imagine ninyo, naghintay pa kayo. I mean, naghintay na kayo ng matagal. Tapos ang tagal pa nung ordering yung maluto. Diba? So nakaka-bad trip na yun sobra. Kaya ganun ang technique namin kapag umu-order kami. Wala naman kaming problema. Lahat ng beef na meron sila, masarap naman. Ako personally, dahil mahilig ako sa maanghang, gustong-gusto ko yung maanghang. Pero parang lahat kami, yung common sa amin na pinakagusto namin, yung bulgogi, parang nakakailang bulgogi kami. Tuwing nagsasamgyup kami, ganun. Tapos kung gusto man namin mag-beef, siguro kapag marami na kaming nalutong, mag-pork, siguro pag marami na kaming nalutong beef, tapos kakain na kami ng matagal, dun pa lang kami umu-order ng pork na matagal maluto. Kasi diba, ang mahirap naman kasi dyan, yung habang kumakain ka, tapos merong nakalagay dun sa grill na beef, tapos mabilis nga maluto yun, minsan nasusunog. So diba, para mas makakain ka rin, siguro ilalagay mo dun yung medyo matagal namang maluto kapag medyo marami-rami ka ng stock dyan na naluto. Tapos ako, personally, na-try ko na kasi yung Samgyup type na electric grill yung ginagamit. Tapos parang hindi ako nasasarapan. Parang for me, iba pa rin nakakadagdag ng lasa siguro, yung parang yung usok ng charcoal or something. Iba pa rin yung lasa nung grill, I mean yung may uling. Yung sa uling ka talaga nag-iihaw. Siguro yun yung isa sa mga sikreto, parang ganun. Kasi nung natry ko yung electric, hindi ako nasarapan. Parang may kulang sa lasa. Diba? So parang pareho, bulgogi lang din naman yung niluto ko ron, pero parang iba. Kaya yun siguro yung hinahanap ng dila ko, yung lasa ng usok ng charcoal. Parang ganun. Isa pang technique na pwede ninyong gawin para hindi ka agad kayo mabusog, huwag kayo masyadong uminom ng iced tea. Kasi di ba parang ang tagal ng pinila mo, tapos ano ba, magpapakabusog ka ba sa iced tea? Di ba magpapakabusog ka dun sa mga meat, di ba? So, tapos order ka rin ng egg, masarap yung egg, makalilimutan yon. Tapos, ano pa ba? Siguro mag-contest kayo, ganun. Magko-contest kayo kung pa ilang rice. Parang ako, ang so far pinakamarami kong rice na na-order ay 5. So, kung mas marami kang kumain ng Samgyup kaysa sa akin, comment mo yung pangalan mo below. Diba? Para one time ayain kita para sulit na sulit tayo sa Samgyup. Ganon. So, dyan na natatapos yung video natin ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, hit mo na yung subscribe button, pati yung notification bell, para mas maging updated ka sa lahat ng mga gagawin pa nating videos. Bye!